Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako sa pangalang Tope, tambalanista since 2010. Napasulat ako kasi may mga katanungan ako sa buhay ko na hindi ko masagot. Bilang mga idolo ko kayo sa radyo sa matagal na panahon at subok na ang husay ninyo sa pagbibigay ng payo. Umaasa akong mabibigyang linaw ninyo ang mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan. Sana po ay mabasa at mapag-usapan po ninyo ang sulat ko sa podcast. Hindi po kasi kayo napapakinggan sa time slot nyo dahil nasa trabaho na ako sa mga oras na ito. Bawal po ang radyo o makinig ng kahit ano. Bata pa lang ako, alam kong hindi ako tigasin gaya ng ibang lalaki. Malambot po ako at may pagkasilahis. Dahil po dito, naging mahiyain ako at palaging umiiwas sa mga tao. Ayoko po kasing mahalata ako. Pero kahit umiiwas na po ako, tampulan pa din ako ng tukso. Tuloy, lagi akong absent dahil binubuli ako ng mga klase ko. Ayoko po ng pagkatao ko. Gusto ko pong magpakamacho. Gusto ko pong magpakalalaki. Pagkatapos ng high school, lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho. Dahil gusto kong magpakamacho at magpakalalaki, nag-apply ako sa isang construction company. Natanggap naman ako bilang laborer. Kalaunan, na-regular ako at naging skilled worker. Sa kabila nito, hindi pa din nagbago ang pagtingin ng mga tao sa akin. Mas lumala pa ang panunukso sa akin. Madami namang nagkakagustong babae sa akin. Pinagseselosan nga ako ng ilang mga katrabaho ko kasi yung mga pinupormahan nila sa akin malapit. Madami-dami na din ako naging girlfriends at bawat isa sa kanila, nakakamerot ko na. Pero bakit hindi po ako na-attract sa kanila? Recently, nahulog po ako sa malapit na kaibigan sa trabaho. Okay naman po kami nung simula. Napagbibigyan namin ang init ng aming mga katawan. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalamig ang ugnayan namin at iniiwasan niya po ako at ang masakit na walang siya ng respeto sa pagkatao ko. Kaya nadoble ang pambubuli sa akin sa trabaho. Malungkot po ako kasi wala akong mapagsabihan ng pinagdadaanan ko. Wala po akong kaibigan kasi madaming naiinggit sa akin. Kasabay po ng mabilis na pag-angat ko sa trabaho, ang pagkawala ng aking mga kaibigan. Minsan nga naiisip ko na lang na magpatiwakal. Tambalan, ano pong gagawin ko? Tulungan po ninyo ako para gumaan ang aking pakiramdam. Ang inyong tambalanista since 2010, Tope. Hello there, Tofi. Tofi! Hello, Tope! Top. Topi, Tope, top. Ayan, Tope.
Anong ano, alin sa mga bagay-bagay ang gusto mong unahin kasi medyo madami. Ito yung sinasabi natin na kapag lahat sabay-sabay po natin iniisip, ito po yung magiging dahilan kung bakit tayo po ay mabubulok ng maaga. Correct. Oo, kasi lahat sabay-sabay na iniisip, isa-isa lang. Ang araw nga, isa-isa lang na dumadating. Ang gabi, isa-isa lang na dumadating. So, one day at a time, one night at a time. Correct. Diba? Dahan-dahan lang, kalma-kalma lang. Ganun. So, para sa YouTube, alin ba yung gusto mong unahin sa lahat ng mga issues mo? Issue mo ba yung, kasi nakita ko, sabi mo, sa pag-angat mo sa trabaho, nawawalan ka ng kaibigan. So, issue mo ba yung pag-promote ka, nawalan ka ng kaibigan? Kasi sa dami ng issue mo, parang naguluhan ako sa dami ng issue na gaganap, di ba? Yan. So, alin dun sa mga issue, partner, ang gusto nating unahin. Ito po ba yung nalulungkot ka kasi hindi ka makapagpakatotoo, tapos nabubuli? Parang ano, hindi ko alam kung alin yung uunahin ko isa-isa. Mm-hmm. Kaya gets namin kung ano yung nararamdaman mo na parang nape-pressure ka, nahahaggard ka, nasistress ka at may feeling ka na parang gusto mo nang tapusin. Pero first and foremost, huwag mong iisipin na tapusin ang lahat. Okay? Dahil sapagkat because may pag-asa. Yes. Diba? Sa bawat pagsikat ng araw, it's a symbolic of new hope, new life, new everything, Kabisyo. So sa bawat pagsikat ng araw may bagong pag-asa. So huwag mong iisipin na ano yung pagpapatiwakal para isang araw masabi mo sa sarili mo na ay nalagpasan ko pala yon nang wala akong ginawang masama. Correct. Sa aking sarili, di ba? Huwag mo nang i-consider yon, kailangan mawala na sa vocabulary mo yon. Huwag mo nang i-entertain yon. Ngayon, yes. Isa-isahin natin na medyo himay-himayan natin, medyo madami-dami ito. May bayad ba to? Bayad itong ano na to, yung paghihimay-himay namin. Kung malaki ang bayad, di kaya namin itagtarin, himayin, durugin, isa-isahin. True, pero kung hindi, mga ano lang to, tingkalahating kilo lang. Sa dalawa lang po namin hihimayin, di ba? Pero, saan ba natin uunahin? Dun sa part ng gusto mong magpakalalaki pero hindi mo magawa? Alam mo na yun. Kung magandi, recognized mo na naman yun. Acknowledge mo na sa sarili mo. Correct. That you are. Who you are. You are not straight. Diba? So acknowledge mo na yun sa sarili mo. Natanggap mo na yun sa sarili mo. Mm-hmm. Ang problema mo ngayon na nakikita namin, na pinakamalaki, ay pini-please mo kasi yung tao. Yan na nga. You are a people pleaser. Nakakapagod yun. Alam mo, hindi magandang habit yun. Ha? Mm. Hindi magandang ugali ng isang tao na lagi tayo nagpi-please. Nakakabulok ulit yun. Yes. Matakot ka, mabubulok ka na maaga. Nakakabulok ang pagiging people pleaser. Correct, kasi ang katotohanan po ng buhay, you cannot please everybody. So true. Hindi lahat ng tao ay mapapa-agree mo sa mga bagay na gusto mo. Diba? May mga tao talagang mambubuli, may encounter natin yan. May mga taong manghahamak sa atin. May mga taong magugustuhan tayo at may mga taong kahit mabait naman tayo, mabuting ginagawa namin pero masama pa rin sa kanila. Pareka. If that's the case, hindi mo sa sila kailangang i-please. Mm-mm. That's not your problem. Sa madaling salita, yes. May gawin kang mabuti, may sasabihin. Correct. Sila. Ang konti naman ang itinulong. Yes. May gawin kang masama, may sasabihin sila. So, really, you cannot please everybody. Yun. Kailangan maging mantra mo yun. Ha? Kailangan it's always on top of your mind. Hindi mo kailangang i-please ang mga taong ito. Kung ayaw nila sa'yo, ayaw mo rin sa kanila. Diba? That's it. Hayaan mo lang sila. Kung meron kang marinig na hindi maganda mula sa bunganga nila, hayaan mo lang din sila. Dumistansya ka na lang. Yun yung pwede mong gawin. I-practice. Although ano yan, partner, it takes time. Kasi ako dati, nung medyo mas bata pa ako, medyo people pleaser ako. Gusto ko na natutuwa sa akin yung mga tao, may maganda silang sasabihin lagi sa akin. Tapos nakakapagod siya kasi nga totoo, hindi mo pwedeng ma-please lahat. May kanya-kanyang opinion yan, may Correct. Kanya-kanyang diskarte sa buhay, may kanya-kanyang mga kultura, 'di ba? Ang pink para sa kanila nakakabulok na kulay, 'di ba? Na para sa akin ay hindi, 'di ba? So ipipilit ko ba ang kulay pink sa kanila eh, hindi naman lalag-trip yung pink? Kasi kulay pa lang ito, ha. What more dun sa pagkatao, sa ugali, and Correct. All. Sa mindset mo. Correct. At sa marami pang aspeto ng yes. buhay mo. It will take time. Yes, kapag
pag people pleaser ka kasi, you smile in front of them. Mm-hmm. But you know for yourself, di ba, pag mag-isa ka na lang. Na hindi ganun. Umiiyak ka. Mm-hmm. Ganun yung nangyayari. Correct. Ito nga, di ba, behind the scene, behind the camera, di ba't umiiyak ka, nagsusumbukan na sa amin. Mm-hmm. Di ba, kasi piniplease mo sila. Kung ayaw nila sa'yo, di ba, hayaan mo sila. Ano ang gagawin mo? Go to a place where you are appreciated. Correct. Maraming ganung klase ng sitwasyon. Maraming workplace na ganun pati. Yes, at maraming ganung klase ng tao na yes. na-appreciate ang value mo. Correct. Na pwedeng ma-appreciate yung presensya mo. Mm-hmm. Na pwedeng ma-appreciate ang isang kagaya mo. Dami yung sinasabi correct. Natin, kung hindi ka appreciated sa sitwasyong ganyan, di ba, remove yourself from that situation. Bakit mo pa pinipilit? Correct, alis ka dyan eh. Bakit mo, kumbaga sinisilaban ka dyan correct. Eh. Bakit ka mag-stay dyan? Eh? So doon ako pupunta sa lugar kung saan ako ma-appreciate. Parang tulad lang yan, partner ng kainan. Oo. So kung ikaw yung tipo ng tao na naaalibadbaran yan. Nasistress kapag ka nakakita ng maraming mga kutsara at tinidor at maraming mga iba't ibang uri ng baso kasi social yung kainan, 'di ba? Bakit mo hahayaan na nandiyan ka doon sa social na kainan, hindi ka makasabay? 'Di ba? Bumalik ka na doon sa karinderya kung saan napakasarap ng buy one take one na bopis. Kung saan pwedeng magkamay. Correct, may libreng sabaw at yung tindera kinakamay niya yung mga baso na kasawsaw yung liri niya dun sa tubig, di ba? Pero mas kung strip mo yun. Ganun, di ba? Madaming ganun, partner. Di ba? Pero mas strip mo, mas komportable ka dun at mas ikaw dun sa lugar na yon. Kesa yung pinipilit mong mag... Okay lang naman yung magano eh, yung you know, you try and explore other things. Like kunyari, pupunta ka sa mga social na lugar. Pero eventually, dadating din yung panahon na mapapagod ka kasi hindi ikaw yun eh. So yun yung sinasabi natin, hindi ikaw yung pinipilit mong maging laborer para sabihin na brusko ka, macho ka, ganyan. Kung sa totoo lang nga, gusto mo magano manipedi, hindi ko alam for lack of examples. Yun. So wag mo nang ipilit yung sarili mo diyan sa opisina, sa workplace na yan na hindi ka appreciated, yun nga yung sinasabi correct. Ni partner. And maraming mga workplace na ina-accept na ang mga tao hindi straight. In fact, in a workplace, ang dami ng ganon! Mm-hmm. Diba? So hanapin mo yung kumpanyang ganyan. Yung magiging happy kapag ka umaangat ka, hindi yung nawawalan ka ng kaibigan tuwing may mga nangyayaring ganap, diba? Totoo yun. A choice mo yun, Kabisyo. Mm-hmm. It's just, parang nangyayari lang, pag itingnan natin, it's just so alarming na parang pag nalaman ng mga tao ng isang tao ay 'di ba tibo bakla silahis bakit may panunukso diba? Bakit may pangbubuling na gaganap yung parang pagtitingnan mo zooming out from the situation bakit ito nagiging kultura bakit ito nagiging tradisyon yes. na ginagawang tukso kapag nalaman nilang isang tao ay silahis or bakla 'di ba tao po sila mga kaibigan 'di ba they should be appreciated baka nga mas marami pang strength yan kaysa sa iyo baka nga diba? Mas magaling pa sila sa iyo yun ang katotohanan diba? Eh. So hindi magandang habit po yun. Hindi magandang maging kultura na bubuuin natin sa mindset natin. So hindi magandang gawing norm ng isang society, ng community, yung panunukso kapag nalaman natin ng isang tao ay different. O hindi na. Diba? Correct. Kumbaga, unique ka. Diba? Yung sinasabi natin. So medyo tanggalin po natin sa mindset natin yon mga kaibigan. Totoo. Babalik tayo dun sa lugar kung saan ka-appreciated. Dapat ganun yung gagawin mong diskarte. Kasi yung tipong party, pag party, ikaw yung unang hinahanap. Yes. Yung tipong kapag ka merong kailangang i-organize na merong creativity na kailangang ipakita, ikaw yung top of mind. Kasi nga, you are appreciated for your strength. Doon ka pumunta sa kumpanya yes. yun. At maraming ganyan na kumpanya. Tama. Dahil maka na dyan sa mga pangit na yan. Diba? walang pakinabang sa buhay mo. Totoo yan. So simplify lang natin kasi pag ihimahimayin mo talaga kung daming issues and concerns. Ang dami mong concerns na bring up, 'di ba? Pero kung tutuusin, nasa lugar ka lang ng mali ang mga taong nakapaligid sa iyo. So in this case, ikaw na 'yung aalis sa sitwasyong 'yan and go to a place where you are valued. Correct. Maraming mga tao ang makaka-appreciate sa iyo. Sa madaling salita, hindi ikaw ang may mali. Correct.
Correct. Sila yung may mali, di ba? Kasi yun. Hindi nila makita yung value mo. So, do not try to always adjust to their norms. Do not try to adjust to what they think is right, correct, at yung mga ganyan. Wag na, kasi mapapagod ka niyan. At hindi lang mapapagod ka, mabubulok ka na maaga. Ayokong ang daming nabulok na, di ba? Parang mapapasama sa kanila ilang taon, isa-isa nang nabulok. Correct, ilang taon ka lang, pero bulok ka na, di ba? Parang ang pangit naman sa pakiramdam. Wag mong hayaan na destroy ka ng mga tao, di ba? Sa maling nakikita nila sa'yo. Kasi alam mo sa sarili mo, kilala mo sarili mo. Correct. Magaling ka. Magaling ka. You have your strength, di ba? You have your skill. You are talented. You are unique. At ipakita mo ito sa mga taong kaya nilang i-appreciate. Tama. At hindi sa mga taong kahit nagpapakita ka ng kabaitan, kahit nagpapakita ka ng kabutihan, pinapakita mo lahat ng magagandang asal mo and your all of your strengths. Binababa ka pa. Mali ang lugar na kinaroroonan mo ngayon. Mm-hmm. So change your battlegrounds, Kabisyo. Hanap ka doon sa ka lugar kung saan mag-excel ka at ma-appreciate ka. Lagi mong tatandaan, 'di ba? You cannot please everybody. Yes. 'Di ba? And there are a lot of things that you cannot control. Sabihin ng ibang tao, 'di ba? Behavior ng ibang tao, galaw ng ibang tao ng ibang tao, hindi mo lahat makokontrol 'yan. Ikaw ang aalis diyan and that is within your control. 'Yun yung pwede mong gawin. Yes. So sana hindi man na-discuss ito sa ating podcast tope. Mm-hmm. Ito namang mga tambalan segments na ito ay hindi naaalis sa ating Facebook ng Love Radio Manila. Tapos nasa YouTube din siya. Yes. Diba? So wala man ito sa podcast. May TikTok live ba? Wala ngayon, 'di ba? Pero pwedeng ang TikTok hindi naman nasa-save. Eh. Pero ito kasi it's already here sa Love Radio Manila page. It's also being posted on YouTube. Na by the way, ang official account natin ay Love Radio Manila on YouTube. Ah. Madami kasi nga mga iba't ibang mga accounts eh. So Love Radio Manila yung ating official YouTube account. So hopefully mapakinggan mo kahit hindi mo mapakinggan ngayon ng live. Kaya mo 'yan, tope. Umalis ka na diyan sa sitwasyon na 'yan. Simplify mo. Madali yung masusolusyonan. Go, go, go! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!